Mga katalpak, welcome back sa ating channel. At kasama natin ngayon si Junel. Shout nga pala dyan si kay Kuya Dexter dyan sa hotel. Mga TikTok na lang dyan sa hotel sir ha. Mga katalpak, pag-aralan natin to ngayon ang kung paano magbasa ng engine room piping diagram. Ituturo namin ni Junel sa inyo kung paano i-trace yung linyada natin dito sa blueprint, tapos dadala din sa baba. Ang topic natin ngayon ay tungkol muna sa basic, yung paghingi ng tagadek ng seawater on deck o tinatawag natin dito sa barko na baldeho. Kaya huwag na natin patagalan pa, simulan na natin. Ngayon, unahin nating aralin yung seawater on deck na palaging hinihingi ng taga-kuberta so tuwing naglilinis sila sa bodega o kaya nagwa-washing sila sa kuberta. Bago natin i-start yung bumba, kailangan muna natin i-set up yung mga balbula kung ano yung kailangang buksan para mabigyan natin sila ng seawater on deck. Ngayon, ituturo namin sa inyo kung paano basahin itong diagram. Una, kailangan nating i-locate yung bumba natin, kung ano yung gagamitin natin. Sa iba kasi, inuuna nila yung si chest. Kanya-kanya kasing diskarte yan. Sa amin naman, inuuna namin bumba. Ang gamitin natin ngayon ay itong fire and bilge pump. Ito yung gagamitin natin. Kung ito yung gagamitin natin, bago ang bumba, yan yung suction side. Ito. Mula dito, papunta sa seat chest, yan yung suction na linyada. After ng bumba naman, yan yung delivery. Papunta na yan doon sa fire main. Ito yung gagamitin natin. Ito yung nakaservice ngayon. High seat chest. So, dito tayo magsimula. Ito. Itong symbol na to, ito yung butterfly valve. Itong 350 na to, ito yung size ng tubo natin. 350 mm yung inside diameter ng tubo. Tapos itong WM001, ito yung nakatatak dito sa nameplate ng balbula. Para hindi malito, sundan lang yung arrow. Ito yung arrow, ganyan. Sundan natin. Trace na natin ha. Dito tayong bumba. Ito yung i-start natin. Pagdating dito, ang symbol na to, itong guhit, itong dalawa, flange yan. Ito namang naka-dot, tapos may linya kapunta doon, T-pipe yan. Ibig sabihin, naka-tap yan doon. May ibang pupuntahan itong seawater natin, papunta doon sa main cooling seawater pump. So, galing dito, from flange, punta siya dito. So, nag-reduce na siya, nagiging 300 mm na lang. Tapos, itong dalawang arrow na to, ibig sabihin yan, pwede yan sila magkabalikan yung tubig. Yung ganyan. Kasi dito sa kabila, ito yung low switches natin. Kung i-trace natin yan, isang linya lang yan sila. Kaya silang dalawa, naka-common yan. Kaya yung aron yan, balikan. Relasyon lang yan. Kasing dalawa pwede magkabalikan kasi silang dalawa meant to be. Kayo hindi. Ah, tuloy na natin. Ito naman. So, diretso tayo dito. Itong na nga nakaganito, ibig sabihin yan, hindi sila connected.
Cruising pipe lang sila. Kaya kung nakikita nyo, putol yan. Kaya diretso lang tayo dito. Tapos may flange ulit, flange dito, tapos naka T-pipe siya, T-joint. Sundan natin yung arrow. Naka-reduce na siya ngayon, 200 mm na lang. Papunta siya dito. Tapos nag-reduce ulit, 150 mm na lang yung size niya. Nominal size. Itong symbol na to, ibig sabihin yan, butterfly valve, lock open. Naka-lock open yan siya. Tapos itong arrow na to, naka-design yan para sa unmanned machinery operation. Kasi itong barkong to, design to sa unmanned. Kaya ito, pwede to pindutin doon sa bridge o kaya sa fire station. Kaya laging naka-normal open itong suction at saka yung delivery niya. Kung tingnan nyo, yung itong dalawang arrow na to. Yan yung legend niya. Na-design yan siya sa unmanned machinery operation. Kaya laging binubuks, laging nakabukas. Naka-lock open lang lagi. Ayun, pasok na tayo dito. Itong symbol na to, Simplex strainer. Pasok na yung tubig mo dito sa fire and bilge pump. Ito namang letter C, compound gauge yan. Itong letter P, pressure gauge. Sige lang, gagawa tayo ulit ng isa pang video na naka-specify talaga itong bomba na to. Centrifugal pump. Kung paano siya gumagana at kung ano yung function niya. Ito. Diretso na tayo. Dito na tayo. Itong balbula na ito, screw down, stop, check valve. Lock open din siya. Ibig sabihin yan, pag nakalabas na yung tubig dyan, pag nakalabas na yung tubig, hindi na siya pwedeng bumalik. Parang kayo lang nung naghiwalay, hindi na pwedeng magkabalikan. Nabusan na ng ink. Tuloy na natin. Ito dito. Pupunta yan dito. Palit ng palit na yung linyada natin, ha. Itong 10K na to, ito yung pressure na kayang hawakan ng balbula natin. 10 kilograms of force per square centimeter. Diretso yan dito. Nagiging 125 na lang siya. Tapos, diretso yan. Daan sa flange ulit, tapos naka T-joint. Balik na siya dito sa 150 na yung size niya. Ito naman, itong linya na to, fire main na ito. Ito yung emergency fire pump natin. Palabas na yan. Papunta na yan sa kuberta. Yan. Sa fire line na yan. Hindi ka malito kung yung balbula ay para sa fire line. Kasi yung kulay ng balbula natin is pula. Tapos yung handle green. Mamaya ipakita namin sa inyo sa actual. So, start natin yung bomba. Ngayon, paano tayo mag-adjust ng pressure? Dito naman. Dito na papasok itong isa. Ito. Isa pang screw down stop check valve. Kung kailangan mong patasan yung pressure, isara-sara mo ito. Ano ba ang balbulang ito? Ito yung papunta sa overboard natin. Yan. Crossing pipe sila pero hindi sila konektado. Yan.
Punta na yan doon. Overboard na yan. Palabas na yan doon sa dagat. Kaya kung kailangan ng taasan ng pressure, sarasara natin to papuntang overboard. At kung kailangan natin babawasan yung pressure, buksan natin to ng konti. Adjust-adjust lang. Dahan-dahan. Tanong, bakit kailangan check valve ito? Kasi iniiwasan na bumalik yung tubig galing sa fire line natin. At saka itong sa overboard din, iniiwasan bumalik yung tubig. Kasi pag nagbalik yan, kasi pag hindi non-return valve ito, babalik yung tubig, yung ikot ng shaft natin, magre-reverse. At tuwing i-start mo siya, napipirsa yung motor natin. Nagdagdag load sa bumba natin at saka sa motor. Kaya may possibility na mag-trip yung motor natin dahil sa sobrang taas ng load. Kasi nagre-reverse ng ikot, pag-start mo, biglang kukontrahin. Kaya minsan nagtitrip yung motor. Kaya design to na non-return valve. Sunod naman natin pag-aralan, mga katalpak. Ito naman yung sa eductor natin. Ano ba ang purpose nitong eductor na to? Yan, abangan nyo sa susunod nating video. Kaya abangan nyo yung part 2. At mga katalpak, malalaman nyo kung si Water yung linyada kasi may color coding yan. Ito, si Water Cooling o kaya si Seawater Service. Kulay green, nakabalot yan doon sa tubo. Kulay green. At saka yung balbula ng fire natin, sa fire. At saka sa wash deck, ito. Kulay pula yung balbula, kulay green yung handle. Mga talpakers, bago makalimutan, may assignment tayo. Kayo naman yung mag-simulate. Itong fire and GS pump naman ang gamitin nyo. Magbigay kayo ng seawater on deck. At saka, ang gamitin nyo switches, ito namang low. Kaya, lapit natin konti. Paki-screenshot na lang para mapag-aralan. Tapos, pag may gusto pa kayong itanong, comment na kayo sa baba. Ngayon, ipapakita namin sa inyo kung talagang totoo yung pag-aaral natin doon sa blueprint. So, ito na. Ito ngayon yung fire switches natin. Yan. Okay. Ito yung balbula na switches. Ito yung pinaka-main. Ano nyo? Butterfly valve yan. Tapos, napunta yan doon. Yan yung sinasabi ko kanina na flange, tapos naka T-joint. Napunta doon sa main cooling si water pump. Yan, main cooling si water pump yan. Tapos ngayon, diretso tayo, mapunta tayo doon sa suction valve ng fire and mix pump. Ito yung suction valve ng fire and mix pump. Ito. Yan. Open yan. Ano yan? Lock yan. Ito yung strainer ng fire and mix pump. Kaya nun. Yan. Fire and mix pump. Ito yung sinasabi ko kanina na screw down, stop, check valve. Itong valve lang to. Replace natin yan. Valve lang yan. Ngayon, nakatap yan, mapunta dito sa overboard. Ito yung overboard discharge valve. Ito naman yung go down, stop check valve na papunta sa fire line. Ito, tinan nyo. Kulay red yung valvula, kulay green yung handle. Oh, yeah.
talpak. Sana may natutunan kayo sa video natin ngayon. At kung may mga katanungan kayo, paki-comment lang sa baba para magawa natin ng video tapos ma-upload natin sa susunod. At kung nagustuhan mo ang video natin ito, huwag kalimutang mag-like at saka mag-share. At kung bago ka o napadaan ka lang sa channel namin, paki-hit ng like, subscribe, at saka yung notification bell. Yung assignment ha, huwag kalimutan. Salamat! Hanggang sa susunod. Talpak na! Shout out sa Buang Bisaya TV, Artista Noy TV, sa kaklasiko na si Paring Jumar Waldos. Paring, tagay nagtuba, Paring!